welcome back po sa aking channel, Kate Panghulan. Kung kayo po ay hindi pa updated sa aking mga videos, huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-click ang bell button. Ang ating topic po ngayon na pag-uusapan ay tungkol po sa 7 toxic people na dapat mong layuan. Ito po yung mga klase ng tao na gusto nilang nararamdaman ninyo na kayo ang may kasalanan sa bawat problema pong dumadating sa inyo. Ito po yung mga taong gusto lang nila na maayos ang kanilang problema, ang sarili nilang problema at walang pakialam sa inyo. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay tungkol sa mga toxic people. Hindi po natin maikakaila na may mga ganito pong sitwasyon na napapalibutan po tayo ng mga toxic people. Minsan po sa trabaho, sa kaibigan, sa mag-boyfriend o girlfriend, ang isang toxic people po ay may ugaling negatibo. Minsan nagbibigay pa po ng sama ng loob sa inyo o minsan na hahawa pa po kayo. Nakukuha po ito ng mga toxic people dahil po sa mga nangyayari, katulad po ng stress o ng traumatic na napagdaanan nila sa buhay nila, natatransfer din po nila ito sa kanilang pagkatao kung kaya na ipapakita nila ito sa ibang tao. Ito rin po yung mga taong mahirap pakisamahan. Una po, sila po ay judgmental. Ang nakikita lang po nila ay mga mali mo. Kung ano yung hindi mo ginawa, at kung ano yung mga ginawa mo, puro ikaw na lang po nang ikaw ang nakikita. Ito po ay hindi tungkol sa kanila. Pangalawa po, pag-uugali ng mga toxic people na dapat po nating iwasan. Ang mga toxic people po ay manipulative. Ginagamit din nila ang galing nila para po makuha sa, yung mga gusto nila sa kahit anong bagay o paraan. Ginagamitan din po nila ng reverse psychology para po makuha ang eksaktong gusto nila. Halimbawa po sa relasyon, minsan ko konsensyahin ka nila, magdadrama effect po sila or paawa effect para po makalimutan mo yung mga bagay na gusto mo. Katulad po ng dreams and accomplishment mo, makakalimutan mo po yun. In short, wala silang pakialam kung ano yung mga gusto mo. Puro lang po sila, para silang mga boss. Pangatlo po, they are inconsistent. Medyo mahirap po na malaman kung sinong kapartner po o taong malapit sa inyo na toxic dahil paiba-iba po ito ng mood. Depende po ito sa pangangailangan yung pinapakita niya sa inyo. Nag-iiba din po sila ng attitude, perspective at behavior. Depende rin po ito sa nararamdaman nila. Minsan, mabait lang po sila kapag may kailangan sila sa inyo. Connected po ito sa number one. Dahil wala silang ibang nakikitang dahilan para mag-apologize, iniisip po nila na pagkakamali ito ng ibang tao at hindi niya ito mali. Ito po yung mga taong pa-victim effect. Kumukuha sila ng simpatya sa iba para magmukha po silang biktima. At ang magmukha namang may mali o may kasalanan ay yung isa. Defensive din po sila. Ang mga taong ganito, pinaniniwalaan lang po nila ay yung perspective nila sa buhay, ay yun ang tama palagi at wala pong iba. Panglima po, they make you prove yourself sa kanila. Ang mga toxic people po na ito ay mas gusto nilang palagi mo silang pinipili kaysa sa lahat. Gusto po nila na pinapakita mo kung gaano mo sila kamahal or kung ano yung pwede mong gawin para sa kanila. Mapatunayan mo lang na sila ang pinipili mo kaysa sa lahat. At pag nagawa mo na ang gusto nila, meron na naman po itong ipagagawa sa iyo, hindi po ito matatapos. At pag nagawa mo na ang lahat, meron ulit siyang ipagagawa sa iyo na hindi mo na kayang magawa. Ay baliwala na sa kanya ang lahat ng mga bagay na ginawa mo para sa kanya. Palaging choice po nila ang mahalaga sa kanila. Gusto rin po nila na pinuputol mo ang relasyon mo sa mga kaibigan mo at family. Para lang ma-prove mo na sila lang.
ang mga taong ganito po ay selfish. Pang-anim po, they make you defend yourself. Ito po yung mga taong hirap silang mag-focus sa isang sitwasyon dahil wala po silang pakialam sa inyo. O dahil sa point of view mo o sa mga sasabihin mo dahil hindi po siya interesado. Sila din po ay supreme manipulators. Ida-divert po nila yung sinasabi mo sa isang issue at tataas ang kanila ng boses. Mag-iiba po sila ng mga words na gagamitin o maaaring ibahin nila yung story para ma-divert po yung issue sa ibang paraan. Sila po ay nakafocus lang sa problema at hindi po sa solusyon. Pangpito po, wala silang caring, hindi rin sila supportive or interesado sa kung ano ang importante sa iyo. Sila po yung mga taong gusto lang nila na maayos ang sarili nilang problema at wala silang pakialam sa problema ninyo. Ito rin po yung mga taong gusto nilang nararamdaman na kayo ang may kasalanan sa bawat problemang dumadating sa inyo. At ikaw po ang responsable kung anuman ang mangyayari sa kanila. Wala rin pong naayos na problema dahil ang gusto lang nila ay patuloy na simpatya mo sa kanila. Paulit-ulit na awa at simpatya sa taong toxic. Sila din po ay mag-iimbento ng drama para lang po masave at maayos lang sila. Ang toxic people po ay mag-iiwan po ito sa inyo ng emotionally wipe out dahil lagi kang may care sa kanila kung ano ang business nila. Mag-iiwan din po ito ng frustration feelings na naidudulot ng toxic people. Huwag po ninyong hahayaan na makuha palagi ang gusto nila. Kung ano man po ang na-experience nyo ngayon, na tinotolerate nyo ngayon, kung hindi nyo tinolerate yan, hindi nyo po ma-experience yan. Nasa sa inyo po ang control o desisyon para maalis ninyo ang mga ganitong toxic people sa inyong buhay. Hanggang dito na lang po ang aking video. Hanggang sa susunod po nating pagkikita sa aking susunod na vlog. Huwag po ninyong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-click ang bell button. Maraming salamat po!